Una sa lahat is opportunity to eh. Pero kapag ano, trabaho ka nga lang tuloy, trabaho lang lagi. Pero kasi ginagawa mo naman yun para sa pamilya mo eh. Pero siyempre pagdating ng time, ma-achieve mo naman din yung mga pangarap mo, ano. Kaya lang talaga is yung malayo ka sa family mo eh. Yan yung parang mahirap na part eh. Pero yun na. Magandang opportunity na rin to para sa, hindi lang sa pamilya, para sa sarili mo na din. Yung homesickness, yung talagang namimiss mo yung Pilipinas, yung simoy ng hangin ng Pilipinas, ganyan. Mas masaya sa Pilipinas talaga. Kaso syempre, yung income, mas opportunity ka nga na pag nagtrabaho ka sa ibang bansa. At ayun na, maraming kang matutulungan. Yeah, masarap naman, eh, malaki kita rito eh. Sa Pilipinas, may hirap ang buhay. Kikita ka lang ng 250, 300. Kung nagtatricycle ka, kumita ka ng 300, bibili ka pa ang gasolina. Bali, 200 lang matitira. Mainit pa. Eh dito, malaki kita, malamig, hindi ka pinapawisan. Tsaka makakapagpadala sa pamilya. Dito sa Pilipinas, kahit marino ka na, 500 lang kung kaya nagkoconstruction. Eh dito, tulak-tulak lang basura. Ng cart, walis-walis. Ikita ka ng misa, 140,000 sa loob ng 2 linggo. Pinangbaba ng 100,000 sa pera ng Pilipinas. Kaya mas masarap dito, para iyon ko nang umuwi eh. I was a little, younger when I got here. It's not as hard as when you're older, no? Kasi yung the way you blend in with the society iba. So I went to school here, tapos I graduated and then went to different sector dito sa state. So from technical to management, and now we own our own business here. So my business is right here inside Seafood City. The name of it is Simas Cocina. So growing up here or maturing here, iba eh. Kasi first, iniwan mo yung mga friends mo. So you have to make new friends here in the States. So iba yung friendship dito compared sa friendship natin. Yun ang talagang struggle ko dito. And then of course, the language. Kahit na ang Pilipinas is ano, parang yung medium of instruction natin doon sa Pilipinas is English na rin. And then yung media doon, English na rin, no? But you know, conversation English is different. So kaya trying to make friends here, you know, when you have to speak English all the time, parang iba talaga. Yun ang talagang struggle ko. And then you know, as you mature here and all, nag-iba na, of course. So it became easier. Mahirap. O kasi lahat ng yung family members ko are in the Philippines. So nakaka-homesick. Ang hirap kasi, lalo na ngayon, ang hirap ang mahal pa masaya, mahirap umuwi. May part ko ba na masarap? Masaya din kasi like we get to visit the US. Like last week we had a Thanksgiving break, so nakapasyal din kami sa Grand Canyon. So meron ding masarap na part. Kasi experience ko sa Pilipinas ng working in the Philippines was actually more fun for me. I guess yung sa mga coworkers, like everyday para ka lang nagpa-party sa office. It's not really like just working, really working. Dito kasi it's really working hard. From when you get to the office, you don't really get to, you know, yung mga chika-chika sa office. So office mates, like, your coworkers become your friends in the Philippines. Dito parang hindi masyado. Yeah. Although I built some friendships also in the office, iba pa rin yung sa Pilipinas. Like, yung mga nagiging ninang ng anak mo is your coworkers. Dito, I didn't get that kind of relationship with my coworkers. Kasi nga sobrang busy. Well, actually, both ways. Nag-work kasi ako sa Philippines for almost 20 years already as a retail manager. So, masarap siya kasi naka-explore ako career-wise ng mga bagay na
hindi ko nagawa sa Philippines. And it's really a new challenge, a new horizon. Hindi siya masaya kasi syempre malayo ka sa family. I have a son and a father in the Philippines. I have my daughter with me. So hindi naman malungkot masyado kasi I have my daughter. But syempre sobrang lungkot kasi yung panganay ko malapit siya. And then my father is old already. So I'm wishing lang talaga na God will provide me ways in the future that I would be able to let them experience what I experienced. Kasi America is America. Hindi natin yun pwedeng i-deny. So, yun. Masarap na hindi. Pero positivity, whatever happens, I know mararanasan din naman ng family ko yung nararanasan ko. Ano ba yung masarap na part ng pagtatrabaho sa abroad? Financially. Yeah, financially. You will... sinusweldo mo na kasi yung sinusweldo mo ngayon na hindi mo sinusweldo dati. Kumbaga, triple pa siya or times 4 pa, converting to Philippine peso. Pero pag dito ka namumuhay, hindi rin. Para ka rin Pilipinas na you have to really, you know, magtipid ka. Kasi pag hindi ka nagtipid, mababaon ka sa utang. At the same time, hindi mo maibibigay yung sa family. So it's a discipline as well. So, I think financially and career-wise, mas na-explore ko talaga yung kaya kong gawin kasi iba na siya ngayon. Shout out kay Marquisha Asia Aguirre sa girlfriend ko. Hello. Tapos sa anak ko bala, si Calix Mateus Waban, saka kapatid ko si Kuya Kevin Waban, Kerry Waban. Sa mga tropa ko dyan? Binabati ko yung mga katropa ko dyan. Mga nagtatrascale. Saka yung mga taga-Bagong Puok, Kalibuyo, sa Cavite, mga taga-Tansa. Nandito na ako ngayon sa Amerika. Sorda and Landrito, Ulanday, yeah. Tayag family, and the Mercado families in the Philippines. Shout out kay Zeke, kay Daddy, tsaka kay Aki. Hello sa inyo, tsaka yung mga friends ko dyan sa Cavite.